Yan, sasaksak ko. F ko muna, off. Saksak. Tapos, 1. Okay, naman dar. 2. May pinapaayos na naman dito ang electric pan. Ito. Ang issue niya ay putol yung isang linya ng capacitor. So ito yung pinakang common niya. So kaya hindi siya umandar dahil putol ito. Ang problema ay hindi ko na makita yung kadugtong niya. Wala na yung kadugtong. Kahit saan ko silipin, hindi ko na makita. So, kaya ang gagawin ko dito, ay papalitan ko na lang itong... Ano po? Sige na po. Ay papalitan ko na lang ng motor. So, ito. Sinabi ko naman to dun sa may-ari na kailangan ko na palitan yung motor niya. So, dadaling ko to dun sa shop. Sa repair shop. Kasi bibili ako ng bago. So, puputulin ko na lang to dito. So, wala talaga. Hindi ko talaga makita yung dulo nung naputol. So, ang kailangan lang naman dun sa pagbibilan ko ay itong bakal. Kasi, isusap natin to dun sa bagong ibibigay nila sa atin. So, tatanggalin ko itong coil niya, itong tanso. So, yan. Natanggal ko na yung tanso niya. So, pupunta na ako ngayon dun sa shop na pagbibilan ko ng bagong motor ng electric pan. So, tara na. Pabila ko ng motor. Electric pan. Ayos na ka na kaya? So, ayan na po. Nakabili na ako ng bagong motor ng electric pan. So, ayan. Ito na po yung bagong bili ko. So, yung binigay sa akin nung binabilihan ko ay mas manipis ng konti. Kaya binigyan niya ako ng rotor na para dito. Sakto daw to dito. So yan. Itong rotor na to. Ititry ko munang salpak to dito ang motor. Tingnan ko kung titingnan ko yung space niya kung sobrang laki ba. Yung
kung sobrang laki yung diferensya dun sa original. Pero nakikita ko naman ay konting-konti lang yung diferensya niya. So pwede nating gamitin yung dati niyang rotor. Hindi ko na siya papalitan nito. Binigyan ako ng mas maliit na rotor na sakto daw dito. Pero pwede naman yung rotor niya kahit medyo malaki yung dati niyang rotor, ito. Okay naman yan. Kasi konting-konti lang naman yung diferensya. So yun na rin yung gagamitin ko. So salpa ko lang to. Tapos itatry kong ilagay muna itong cover sa likod. Kasi tingnan muna natin kung gaano kalaki yung ibabawas natin na allowance dito sa spacer. Diyan naman tayo mag-a-adjust. Bali magbabawas tayo dito sa spacer niya na to. Kasi manipis yung motor natin, tapos mataba yung rotor. So diyan tayo magbabawas. Bawasan natin ng konti. Tinanggal ko itong spacer niya dito sa parting likuran. Tapos tatanggalin ko na itong isang pirasong maliit na ito. Kasi tatlo yan. Ayan. So, tatlong piraso na ito. Tatanggalin ko na yung isang manipis. Ayan. Pero kakailanganin ko pa rin na magbawas dito. Kasi makapal pa rin ito. Yan ang nangyari, pinuputol ko siya na nabiak. So malutong na kasi ito. So palitan na natin diretso. Papalitan ko na ito diretso. Kasi ito may mga papalit ako dito ang spacer. Ito masyadong mahaba ito, kaya talagang magpuputol ako dyan. Ayan, puputulan ko yan. Tatansyahin ko lang siya. Tansya lang. Ito, palagirin ko. So yan ha. Naputol ko na. Balik ko lang dito. Ayan. Tapos yung manipis na kulay puti. Kasi ano to, parang tigas siya na plastic. Kaya parang mahalaga tong nandito. Ayan. Tapos itry ko nang ilagay itong cover niya sa likod. Ayan. So titingnan ko kung okay na yung spacer niya. So mas maganda kung tanggalin natin tong screen. Kasi gagalawin ko yung ito. Yung LCD niya, hihilahin kong ganun. Yan. So yan. So ang nangyari ay malaki yung naging space niya. Yan, masyadong malaki yung uga. So pag ganyan, dagdagan natin ng konting spacer. So ibabalik ko yung color block. Kasi nga, tinansya ko lang naman. So medyo malaki yung nabawas ko. Kaya ibabalik ko itong block na spacer na manifest din. Yan. Tinanggal ko muna yung kulay white. Kasi ito yung iba pang ibabaw ko. So yan, nalagay ko na yung black. Sunod yung puti. Tapos itry ulit natin lagay yung motor. Yan.
Tapos testingin natin yung speech niya. Okay. So normal lang po na umuga yan. Normal lang yan na pumapasok labas. Pero konti lang. So yan, okay na po yan. Pag tinornilyohan na natin yan, sakto yan. Okay. So bago ko po yung tornilyohan, ay tatanggalin ko muna ulit yan at lilinisan ko. Ito po, pupunasan ko itong shafting nya, tsaka itong bushing. Yan, itong bushing. Mahalaga po na malinis bago yan asimbolin, bago itornilyo. Kasi pag napasukan nya ng dumi, doon nagsisimula yung pagganit niya ng ikot. Masisira yung shafting niya saka yung bushing pag napasukan ng dumi. So ito lang naman, pupunasan lang naman ito ng basahan. Yan, ganyan. Tapos itong bushing, yung bushing kailangan lang natin ng screwdriver, yung papasok dun sa bushing. Hanap lang ng malinis na pipe. Yan, ganito. Okay. Pag nalinis na, pwede na lagyan ng oil. So ito, oil. Yan, lagyan lang natin dito sa gilid ng bushing. At saka mismo dun sa butas. At dito din sa shafting nya, lagyan din natin yan. Yan. Yan na. Nalinis na natin. So itong wiring pala ay dito ko ipapasok sa kabilang parte. Dito. Yan. Lipat ko lang. Tapos balik na natin. Tapos saka na natin tornilyohan. Bago natin siya paikutin ng dire-diretso, ginagawa ko dito ay pinubok ko muna. Pinubok ko muna ito ng patagilid. Ganito. Pero hindi yung bakal, yung itatama natin dito sa bakal niya din sa shafting kasi sisira. Magkakaroon ng damage yung shafting natin pag pinatama natin yung bakal ng screwdriver. Ito lang dapat hawakan. Yan, ganito lang. Side by side lang. Para bumalance at pumanta yung bushing nya. Yan, para mag-smooth yung ikot. Yan na, okay na. So, lalagyan ko rin ng konting oil dito sa ibabaw. Yan. Okay. Smooth na po yan, ah. Smooth na. So, ibabalik ko na yung LC niya. Yan,
smooth ang ikot. So dito naman tayo ngayon sa pagwa-wiring. So nagbago tayo ng motor. Nagbago din yung kanyang color coding. Ito iba na yung kulay kaysa dito sa kulay ng nakakabit sa switch ng electric fan. So ituturo ko yung tamang pagkakabit at pagwa-wiring dito. Baladan ko muna tong wire ng electric fan. Ito nakakabit sa switch. Ayan. Tapos ito. So ito, apat na wire yan, apat. Dito naman sa motor ay anim. Ayan, anim. So itong dalawa na to, sa capacitor na to, ihiwalay natin yan. Ayan, itong apat lang na to na ang gagamitin natin para dito sa apat na wire na galing dito sa switch. Ayan, apat. So ang color coding nito ay naka ginaya sa color coding ng standard na brand na electric fan. So ang standard po na brand na electric fan, ang karaniwang common niya ay itong kulay green. Green, so common na po yan. So dito na lang tayo titingin ng 1, 2, 3 niya sa red, white at black. Yan, hahanapin natin yung 1, 2, 3 dito. Pero puputulin ko na muna siya lahat. Isasakto lang natin dito sa ano, pagdudugtungan natin. Tapos babalatan ko. Shit. So yan. Switch ko lang siya sa times 10. Dapat naka times 10 lang siya. Times 10. Yan, times 10. So dito kasi madali lang yung paghanap po ng 1, 2, 3. Tumitingin lang ako dito sa palo ng tester yung galang. So kumbaga po yan yung paraan ko ng pagbabasa ng tester para makita ko yung 1, 2, 3 dito sa wiring, dito sa tatlong wire ng electric fan ng motor, dito sa tatlong to. So unahin ko yung color white. Yan, yung white hanggang dyan lang. So ilalapit ko muna, ilalapit ko yung tester. Ay, yung camera. Yan, lapit ko yung camera. So ang common ko ay green. O, green. Tapos yung itong red ay dito sa unahin ko muna ang white. 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 So yan dyan, tinatandaan ko lang yan kung saan nakatapat. Tapos bitaw, yung black naman. So yung black ay mas mataas ng konti dun sa kulay white. Okay, red naman. So yun, mas mataas ang red. So yan, sunod-sunod, di ba? Kung pasunod-sunod din natin yan, white, mababa. Sumunod yung color black. Yan, tumaas ng konti. At yung red, mas tumaas. So, ibig sabihin yan, yung white ang number 1. Ang black ay number 2. At ang red ay number 3. So, yun. Doon ko siya binabasa yung pataas yung palo. Pag ganun. Yung mas madaming alam sa tester, iba yung paraan nila. Parang kumbaga, doon sila bumabasa sa bilang yung mga numbers pabalik. So sa akin naman, tinitingnan ko lang yung kamay ng tester.
palo. So mas madali, ano? Wide. Mas baba, nandun lang siya sa ano? Dito sa park na to. So, sa may negative 1. Tapos ang black, yan mas tumaas ng konti. At ang red ay mas mataas pa. Ayan, ang sunod-sunod niya. Ngayon, dito naman sa switch. So, dito naman ako, dito ko naman nahanapin yung common, tsaka yung 1, 2, 3 dito sa switch. Ito, sa wire, galing sa switch. So, kung ayaw nyo nang mag-tester dito, mas madali, buksan na lang to. Para matignan kung saan nakakabit yung 1, 2, 3 doon sa loob ng switch. So, ako kasi, nabad ako magbukas, kaya tetesterin ko na lang. So, ang una kong ginagawa ay naka-off yung switch. Walang nakapindot na 1, 2, 3. Walang muna nakapindot. Tapos ayan ito, pasok ko lang dito. Parehas sya, parehas tong linya na to, itong dalawa na to. Dyan nakakabit yung yan, yung tester natin. Yan, nakaganyan. So, tapos dito ay isa-isain natin. So, ang titignan ko dito, ang hanapin ko muna ay yung common, yung diretsyong linya galing dito pupunta dito. So, isa lang naman ang papalo dyan sa apat na yan. Kasi naka-off yung switch natin. Naka-off yung switch. So, yan. Gray muna. Gray. White. So, yan. Pumalo agad yung white. Red. Yellow. So, yung yellow, red, walang palo. Yung gray, wala. Hindi pumalo. So, white. White yung pumalo. So, ngayon, ididikit ko na dyan yung isang linya ng tester. So dito naman sa dalawang ito, sa pansaksak naman, pipiliin ko dyan yung linya ng ito, color white, yung sa dalawa na yan. So ito, ayun, itong part na to, itong isa na to. Ayan, ididikit ko na dyan, diba? O yan, o pumalo na siya. Ibig sabihin, sa isang diretso yan pupunta dito sa color white na linya. So ngayon naman, nahanap ko na yung common niya dyan. Pupunta naman ako dun sa 1, 2, 3. So dito, ililipat ko naman yung linya ng tester dito sa kabila. Yan, dito. Tapos dito naman sa tatlong wire na to, kasi yung white na yung common niya, hiwalay ko na yung color white. Yan, nakahiwalay na yung white. Pipindutin ko ngayon yung switch. Pindutin ko muna yung number 1. Yan, 1. So, hindi pumalo ang gray. Red, ayun. So, pumalo ang red, siya yung number 1. Kasi ang yellow, hindi na rin niya papalo eh. Hindi na pumalo yung yellow. So, ang red ang number 1. Natandaan natin yan, hiwalay ko na yung red. Dito na yan, red. So, ang sunod ay pipindutin ko ang mali pala yung napindot ko. Number 2 pala yung napindot ko. So, ulit. So, red muna yung pipindutin ko. Then, mali pala yung napindot ko kanina. Number 2 pala yung napindot ko. So, pindutin ko yung color red. Ayan, ang number 1, red. Ulitin ko. So, dito. So, yan, hindi pumalo yung color red. Yung gray, pumalo yung gray. Yung yellow, hindi. So, gray pala yung number 1. Yung gray. Masunod, nakuha ko na yung number 1. Pindutin ko yung switch. Number 2. So, yun. Dito na lang tayo sa dalawa pipili. Yellow at red. So, yung red pumalo. Ibig sabihin niya yun yung number 2 natin. At yung panghuli, syempre, yung yellow. Yan na yung number 3 natin. So, gray, red, at yellow ang 1, 2, 3 natin. Number 1 ang gray. So, tandaan lang natin, pakasunod-sunod niya. Pag ganun.
So dito naman, kung natandaan nyo kanina, so ang number one yun, ang number one natin dito ay yung color white, at yung red ang number 3. So itong white ang number 1 natin, ikakabit natin dito sa number 1 ng switch na color gray. Yan. Yung number 2 natin dito sa motor na color black, color red naman dito sa switch. Yung color red naman natin sa motor, na number 3 natin dito sa motor, ay number 3 naman dito sa switch ay color yellow. Yan, itong yellow. Yan. So, ang natitira yung common, yung green at yung white. Yan. Okay, so kompleto na. Check na natin dito sa ito, yung pansaksak nya. So ikakabit ko dito yung tester. Yan, dito sa wire. Ay, pansaksak. Yan, kabila. Ito naman yung isa sa kabila. Tapos, tingnan natin dito sa dito sa tester. Yan. So, ipindutin ko 1, 2, 3 pataas. So, number 1, so, nandyan siya. Yan. Number 2, tataas yan. So, yan, tumaas siya ng konti. Number 3, mas tumaas pa siya ng konti. So yan, kuha na natin yung 1, 2, 3. Ulit, 1, 2 and 3. Okay, so na naman natin i-connect yung capacitor. So ito naman capacitor natin. Ayan, may dati na siyang nakalagay dito na capacitor. Kapit lang natin yan. So, ito try ko na muna. Hindi ko na muna lalagyan ng mga tape. Yan, pakakadugtong natin ang wire. Yan. Pabukas muna. So, ito try ko muna ang panda rin. So, yan, sasaksak ko. I-off ko muna, off. Saksak. Tapos, 1. So, yan, umandar. 2. 3. Yan, good na yung ating electric pan. Baka yung number 3 niya malakas. I-off. So, ibig sabihin, malakas pa yung capacitor. Yan, sobrang smooth po yan, no? Walang sabit-sabit. So, ulitin natin, number 1. Number 2. And number 3. So, good na ang ating electric pan. Ngayon, lalagyan ko na ng tape yung wirings. Balik lang dito sa pinalalagyan niya itong pwesto ng capacitor. Ayan. Okay. Tapos ito, kabit na natin ito.
talian ko muna tong wires, mga wire. Yan.